Hello, good evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-66 day na ating sharing ng devotion video. And kakatapos lang po na ating water baptism sa Chunmun Beach na kahit maulan, walang nakapigil sa atin sa ating pagwa-water baptism ng 20 person that accepted the Lord Jesus as our Lord and Savior. And they want to declare to the public that they glorify and obey the Lord's command to go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, thanks God, dahil naging victorious ang ating gawain na yun. And abangan nyo na lang yung magiging uploaded video natin para sa mga naganap sa ating water baptism. So, bago po tayo magsimula na ating devotion video, inaanyayan ko po bawat isa sa ating na manalangin. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin sa buong araw na ito, Panginoon, na bagamat may mga badya, Panginoon, ang tungkol sa matinding pag-ulan, Panginoon, at pagkidlat simula ng umaga, Panginoon, ngunit hindi niyo hinayaan, Panginoon, na hindi matuloy ang inyong gawain ng pagbabautismo or pagbabaptism ng mga kaluluwa at mga kapatid namin, Panginoon, na nais na maideklara, Panginoon, ang kanilang pagsampalataya sa inyo, Panginoon, at baguhin at mabago ang kanilang buhay from glory to glory, Panginoon. Salamat sa mga kapatid na ito, Panginoon, na pinili na paglingkuran kayo at sundin, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, at naway kayo laging maghari sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, at ang inyong glory ang magshine sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kung ano ang ipinamuhay ng inyong anak na si Jesus dito sa mundo, Panginoon, ay siya ring magawa namin mga piniling sumunod sa kanya, Panginoon. At kayo po lagi ang madakila at mapapurihan, Panginoon, at aming lubos na pinasasalamatan sa buhay, kalakasan, Panginoon, hininga na mayroon kami, Panginoon, at anumang mga blessings pa, Panginoon, na aming nakakamit, Panginoon. Dalangin po namin lagi sa pagbubulay-bulay na ito, Panginoon, ang paglukob ng inyong banal na Espiritu upang ang maipapaliwanag lamang na aming bibig, Panginoon, ay tanging ang katotohanan na nagbumula sa inyo, Panginoon, at nanais ninyo, Panginoon, na ang bawat tao, Panginoon, ay kumilala at tumanggap sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. At makita ng mga tao, Panginoon, na nagdiningin ang inyong kaluwalhatian sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakalagay sa Lucas 18:31. Ikatlong pagsasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat na isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao." Message, mangyayari daw dito ang 3 beses na sasabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kanyang kamatayan. Dahil ibinukod niya ang kanyang 12 alagad para sabihin sa mga ito na pupunta sila sa Jerusalem para matupad ang mga isinulat ng mga propeta tungkol sa kanya. Application, kung mapapansin natin ay 3 beses ito na sasabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad at ang 3 ay sumisimbolo sa atin sa Ingles ng I love you. Gaya ng 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro kung mahal siya nito at sa 3 araw matapos mamatay si Jesus ay muling mabubuhay. Dahil kailangang matupad niya ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama, sinabi niyang 3 beses sa kanyang mga alagad na kailangan nilang pumunta sa Jerusalem dahil doon dapat na mangyari ang plano ng Diyos para matubos ang lahat sa kasalanan at nabihisan ng kaluwalhatian ni Jesus. Puri na pagkabasa ng salita ng Diyos. So yun nga, 'di ba? Makikita mo yung significant ng number 3 kagaya sa akin, 3 aking anak, kaya ang tawag namin sa aming mga anak ay I love you babies, 'di ba? So sa buhay natin, ayan, at sa mga pagkakahalintulad na kung maiisip natin, bakit kaya parang laging number 3 yung 3 araw na mabubuhay, 3 araw matapos mamatay ate Panginoong Jesus, mabubuhay siya. Tapos 3 beses tinanong si Pedro kung mahal siya dahil 3 beses nga siya ipinagkano ni Pedro, di ba? Pero ipinanalangin na ating Panginoong Jesus si Pedro na kahit magkasalaman siya ng ganun sa ating Panginoong Jesus ay magbabalik loob pa rin siya. Then yun nga, di ba? So 3 beses din
Grabe ang ating Panginoong Jesus na yun nga, kailangan matupad ang kalooban ng Diyos na kahit mamamatay man siya sa Jerusalem dahil para matupad ang pinapagawa sa kanya ng ating Panginoong Diyos. So, sa buhay ba natin, ganun ba tayo kapag mayroong pinapagawa sa atin is nakahanda tayo na gawin ito or tuparin ito or pinagpapasawalang bala natin, ay, kahit ipinangako ko pa yan na gagawin ko, hindi ko natutuparin, diba? So, sa mostly sa atin sa mga tao, madalas mahilig tayong mangako. Like, mamaling kita, hindi kita iiwan, ganyan, diba? So, mostly, marami mga nabibigo sa atin kasi hindi naman natin hawak ang buhay natin, diba? Kung mga ako tayo na hindi natin iiwan yung taong mahal natin, eh, masasabihan tayo na walang isang salita kasi unang-una, ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya kukunin ang buhay na ipinagkaloob sa atin. Kalawa, hindi natin alam kung yung pag-ibig ba natin dun sa taong yun, eh, mananatiling ganun pa rin sa paglipas ng panahon, diba? Siyempre, maraming maaring maging pagbabago dahil magkakaroon ng mga sitwasyon na malamang hindi kayo magkakaintindihan. Malamang magiging malabo ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Maraming pagsubok, diba? Or may mga aksidente na pwedeng mangyari. Diba? And ikatlo is, yun, importante sa lahat kasi ng mga nagmamahalan. Or kahit, diba sabi nga, love your enemy. Kahit hindi man kayo nagmamahalan is, magpatawaran pa rin kayo sa isa't isa. Or kahit hindi pa man, humihingi sa'yo na tawad, ay patawarin mo. Nakagaya si Pedro, diba, nung after niyang tatlong beses ipinagkanulong ating Panginoong Jesus, ay tumakbo siya. Dahil nahiya siya na, ay oo nga, no, nagkatotoo nga yung sinabi na ating Panginoong Jesus na tatlong beses ko siya ipagkakanulo. But, ayan naman, isa si Peter din sa mga naging huwaran na alagad na ating Panginoong Jesus dahil kahit hanggang sa kanyang huling hininga ay naglingkod siya sa ating Panginoong Jesus para marami ang kumilala, tumanggap at magpabautismo sa ating Panginoong Jesus. Sa ating Panginoong Jesus nga, tama pala. Dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus, kung hindi nangyari ito, hindi tayo ligtas ngayon, hindi tayo malaya ngayon. Siguro marahil tayo ay kapag magkasala, either kailangang batuhin para mamatay, di ba? Kung laganap pa ngayon or ginagawa pa yung kagaya ng dating nasa kautusan ng mga Hudyo na kapag nagkasala isang tao, ay kailangang patayin, di ba? Or kailangang mag-alay sa templo para matubos sa kasalanan. Pero dahil sa isang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus na ito na kinailangan niyang gawin talaga sa Jerusalem, sa kung saan siya ay ipinanganak at doon din siya mamamatay, diba? So, may iba sa atin, yan ang kasabihan na kung saan ako ipinanganak, doon ako mamamatay. So, balit, hindi nga natin hawak ang ating sitwasyon o panahon, diba, na kung saan ay maaari tayong mapunta sa ibang lugar. Maaari tayo mapunta sa ibang bansa at hindi natin alam kung doon na ipagkakaloob ng Diyos na kunin ang buhay natin, diba? Pero mapaanat ano pa man, ang pinaka-importante ay maging implanted tayo sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesus, magkaroon ng matibay na relasyon para kahit ano't ano pa man na kunin tayo ng Diyos or pahabain pa ang ating buhay. Kaya nga sa kasabihan is, to live is Christ and to die is gain, diba? Dahil kapag tayo ay namumuhay ng para sa ikalulugod ng ating Panginoon, ay napakagandang gantimpala ang naghihintay sa atin. At kung tayo man ay lisanin na ang buhay na ito at ang physical na katawan na ito ay makakalaya ng ating espiritu para magbalik sa ating Panginoong Diyos, diba? Dahil sa katawan kasi natin ito, limited ng ating nagagawa, napapagod tayo, nagugutom, nahihirapan, nasasaktan, nagkakasakit at namamatay physically. Pero ang ating espiritu ay hindi namamatay kailanman, ito ay bumabalik lamang sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbigay sa atin. So, pahalagaan po natin ang ating buhay hanggat maaari. Kung kaya pa natin magtrabaho para tayo ikumita ng pera, di ba? Ay gumawa tayo ng paraan hanggat hindi man tayo sobrang bata, nag-aaral o estudyante at di pa kayang makapagtrabaho at hindi naman sobrang tanda, like uugod-ugod ka na or talagang hindi mo na kayang lumakad, hindi mo na kayang
kumilos dahil talaga nagsasakitan na yung mga buto, nirarayuman na, or mga may kung ano-ano na talagang sakit, di ba? Halimbawa, umabot ka na ng 80, 90 years old, or 100 and more, but thanks God pag pinagkalooban ka ng ganun kahabang buhay. But ayun, kapag sobrang tanda na natin, hindi na natin kaya na makapagtrabaho, di kagaya nung malakas pa tayo at bata-bata, di ba? And yung sobrang may sakit, ayan, yung kumbaga nakaratay na, bedridden, hindi na kayang makatayo sa sarili niyang paglakad, di ba? Yan yung mga tao na kung tutuusin ay parang pakiramdam nila ay wala pa silang kakayahan, or wala na silang kakayahan para magawa yung mga bagay na nakakatulong para umundad ang buhay ng bawat isa. Pero habang may lakas tayo na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, nawa ay gamitin natin niya para sa ikaunlad ng ating buhay. Hindi naman na imposible sa atin na mangarap, and lagi lang na bawat may mga plano tayo or may mga pangarap ay isasangguni muna natin sa ating Panginoong Diyos upang magtagumpay at maging pagpapala, hindi lang sa atin kundi para sa ating kapwa. At lalong higit, itulong natin sa ating kapwa dahil parang ginagawa na rin yan sa ating Panginoon Diyos. So, pahalagan natin ang tatlong salita like I love you, ayan, or sa atin sa Tagalog ay mahal kita. Two words lang siya pag sa Tagalog. Pero kung gaano natin minamahal ang ating sarili, minamahal ang ating kapwa o mga mahal sa buhay, mahalin din natin lalong higit ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus, at laging tandaan ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus upang hindi tayo maging magagalitin, hindi tayo maging mawala ng pag-asa, hindi tayo maging matatampuhin, hindi tayo maging mapanibuko o mapanghusga sa ating kapwa. Kumbaga, ang gagawin nating example ng sa ating magiging kabutihang asal or kabutihang gagawin ay ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, di ba? Na kung saan kahit makasalanan ang lahat ng tao at nakakagawa ng kasalanan, pero tinanggap pa rin niya with an open arms na yakapin at pakisamahan, tanggapin at patawarin sa kaanuman ng mga kasalanan nila. At kagaya yung pagpapagaling sa anumang mga may karamdaman, pinapagaling din ng ating Panginoong Jesus ang ating spiritual, especially if it is ligaw, if it is walang pag-asa, or inilalayo ng mga tao sa kanila dahil kumbaga pakiramdam nila ay hindi bilong ang taong yun sa kanila, dahil pakiramdam ng mga tao, lalo ng karamihan ng mga religyoso, na perfecto na sila, pero hindi nila alam na mayroon pa rin silang sakit dahil yung panghusga nila or panghihiwalay sa kanilang mga kapwa na akala nila ay madudumi o sobrang makasalanan kaysa sa kanila ay isa na rin pong paraan ng pagkakaroon ng kasalanan, diba? So hangga't maaari po ay magari nawa sa ating puso, isip at sa ating espiritu ang ating Panginoong Diyos, and maging mabuti tayong templo ng Diyos. Kumbaga, huwag nating hayaan na masira or magkasakit ang templo ng Diyos, which is ang ating katawan, and tulungan natin na ito ay makapagpalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan na libreng ipinagkakaloob sa bawat isa na tatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. So, nawa po ay natutunan kayo sa ating devotion ngayon, and bukas may Thursday devotion po tayo. After po nun, tsaka tayo gagawa ng video, ng sharing ng devotion video like this. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapaliwanag sa amin, Panginoon, ng tungkol sa significance, Panginoon, ng number 3, Panginoon, which means I love you in English, Panginoon, or mahal kita sa Tagalog na salitang naiintindihan namin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sobra ang pagmamahal niyo sa amin, Panginoon, dahil sa kabila ng pagiging makasalanan ng bawat isa sa amin, Panginoon, anuman ang aming karumihan, Panginoon, ngunit nariyan pa rin kayo, Panginoon, na tinatanggap kami ng buong puso at bukas ang inyong mga yakap, Panginoon, upang yakapin at tanggapin kami, Panginoon, linisin kami at patawarin sa anumang kasalanan namin, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasakop sa inyo, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na inyong pag-iingat ay laging nasa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang inyo pong grasya ay laging nasa bawat isa sa amin, lalong higit, Panginoon, sa mga tatanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang ipanalangin
at mahikayat, Panginoon, umaakay ang aming kapwa, Panginoon, na naliligaw ng landas, Panginoon, at mga nawawala ng pag-asa dahil sa mga dinadanas na ito sa buhay, Panginoon. Kayo po lang ginawa ang maghari, Panginoon, at gumabay sa amin, Panginoon, upang ang magagawa lang po namin mga bagay ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Salamat po sa mga patuloy na pagpapala, Panginoon, sa pagsagot ng aming mga panalangin, Panginoon. At ano man po ang problema at mga iniisip na aming kapwa, Panginoon, financially, spiritually, emotionally, Panginoon, at pakikipagkapwa sa kanilang kapwa, Panginoon, at pagpapatawad lalong higit, Panginoon, at pagmamahal ay nawa ay maipagkaloob namin sa aming kapwa sapagkat kayong unang nagbigay sa amin ito. Muli, ibinabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!